Hello guys, good morning. Ito tayo ngayon. Kung makalat sa bahay nyo, gawa lang kayo ng paraan. Ito, kumuha ako ng lumang electric pan, sira na. Gagawin ko itong pangkaskas ng mga kalat. Sa mga nagkakagusto, gayahin nyo lang po ito. Madali lang. Ito po ang gagawin natin. Ayan, puputulin natin to nang sa ganun mapuporma na siya. Konting sandali lang magagawa na. Ayan o, tignan mo, tatanggalin na siya, lalagariin. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng kaunting kahoy. At ayan na nga guys. Ayan, putol na. Ayan, kuha tayo ng maliit na kahoy. Tingnan natin kung obra. Tingnan natin ha. Parang hindi obra itong lagaring bakal. Palitan natin ng lagaring kahoy. Ayan na. Sakit lang ito. Mapuputol na agad ito. Excuse me po. At ayan na, putol na. Ayan na oh. Susukatin natin dito. Ganyan ang paglagay. Nasa inyo na kung saan nyo lalagay. Sa ilalim o sa ibabaw. Ganyan lang po. I-align muna natin kasi medyo natupi yung dulo nito. I-align muna natin. Yan. Ngayon, papakuan natin to dito. Ipiliin natin kung saan natin ipipaste to. Sa ilalim ba o sa ibabaw. Putulin muna natin nakausli para hindi siya nakakasugat. Ayan, ganyan. Gamit nga pala natin yung bartilyong sira pero matibay. Pako. Mahahaba yung pako. Kaya, ano, tawag dito. Tutupiin na lang natin mamaya. Ginawa ko, sa ibabaw ko lalagay yung kahoy. Kaya ginaganyan ko. Okay, saglit lang ano, iyariin na. Ingat nga pala sa pagpako, baka matamaan yung kuko nyo. At ayan ang sinasabi ko, lumagpas yung mga pako sa ilalim. Pero madali lang yan. Tutupiin lang natin yan. Ganyan, katulad yan. Oh. Iyupi lang. Oh, ayan oh. Ganyan. Pangkaskas ng mga damo. Mga kalat sa bakuran. Ito na, kahoy. Inuha ako doon sa bakuran. Tulin mo natin para pantay yung dolo, magkabilang dolo. Hirap na hirap. Lagariin talaga naman. Miipit. Miipit yung kahoy sa lagari. Kaya parang ang hirap ilagari. Pasensya na kayo guys ha. Higaan ng marunong eh. Ayan. Ayun, putol na rin. Sa wakas, papila naman.
Para pantay. Maganda ang pagkagawa. Kahit sira-sira, pero maganda pagkagawa niya. Ayan na guys. Sisipatin muna natin yung kahoy kung saan siya pwedeng pumesto. Yan dito ba o ano? Papakuan na natin 'to. Tapos papakuan. Siyempre, gagamitin natin. Titesting na natin eh. Titesting na eh. Hirap din pumesto. Paano ipako? Ito ang ginagamit na ano. Yan ako gumagamit ng panukat. Yung tinatawag nilang metro. Hindi na ako gumagamit. Ang ginagamit ko MM. Alam niyo yung MM? Ito sa amin MM kasi karamihan eh. MM, mata-mata. Yung tinatawag na mata-mata. Titingnan lang kung okay na ba. Yun na yung panukat namin dito, MM. Ayan. Ingat lang kayo sa pagpapako ah. Huwag ninyong galingan kasi baka mamaya mangitim yung kuko nyo. Ganun lang. Ganun-ganun lang pero mangingitim talaga yan. Huwag tinamaan yan. Ayan o, tinan mo. MM, no? Mata-mata lang. Pero tumugma din kahit pa paano. Ayan na. Ito na. Malapit na. Eh, testing na natin ito. Ayan o. Halika. Tingnan natin. Tingnan nyo po. Ayan na o. O. Tingnan natin mga kalat dito. Ayan o. Buwas niya. Hindi ka na mahirapan magwalis. Hihilain mo na yung ginawa mong pangkaskas ng mga damo. Ng mga ano, kasi malabong yung kanyang carbograss eh. Ayan, ganyan lang kasimple. Maraming salamat po sa mga nanonood. Saka walang sawang sumusuporta sa akin. Maraming salamat po.